Bahagi po ng paghahanda para sa APEC Summit sa 2015 ang pagpapaganda sa EDSA. Kung ang mamamayan ang tatanungin, paano nga ba mapapaganda ang naturang lansangan? Balita natin ni Bam Alegre. Ito ang bird's eye view ng EDSA noong 1950. Ngayon, may MRT na sa gitna nito. Ito naman ang EDSA Cubao noong 1970s. Ganito na ito ngayon. Marami nang nasaksihang makasaysayang tagpo ang EDSA, lalo na para sa ating demokrasya. Pero ang pinakamahaba at pinakaabalang kalsada sa Metro Manila, halatang may edad na at haggard na sa polusyon. Ang kapasidad pa nitong 200,000 na sasakyan, napupuna na agad alas 3 pa lang ng hapon, wala pang rush hour. North-South Circumferential Road ang pangalan ng kalsadang ito. Noong itayo ito, noong 1930s, matapos ang World War II noong 1946, pinalitan ito sa Avenida 19 de Junio, ang kapanganakan ni Gat Jose Rizal. Noong 1950s, pinangalanan itong Highway 54. At noong 1970s, pinalitan ito at ipinangalan sa isang historia na si Epifanio de los Santos. At yun na nga, EDSA na ang tawag natin dito. Nagdadrive ako dati niyan. Dati kasi, hindi naman ganito kapuno tayo ng mga, hindi tayo ganitong kadense. Hindi ganong karami ang condominium, hindi ganong karami ang mga mall. So, nung araw, dinadrive ko from Makati to Katipunan. Sandali lang yan nung college. Bukod sa pagluta sa traffic congestion, isang hakbang noon para ibalik ang kagandahan ng EDSA, mga artwork sa mga pampublikong dingding. Sa darating na weekend, nagboluntaryo ang ilang kawani ng private sector para pinturahan ng mga dingding sa mga underpass na wala pang guhit. Walang gagastusin ang pamahalaan dito. Ang mga bagong pinturang dingding bukod sa magandang tignan, nakakabawas daw sa polusyon. Malaking bahagi rin ng urban revitalization ng EDSA ang pagpapaluntian dito. Kabilang dito ang mga vertical garden sa mga underpass. Mas malago na rin daw ang mga tanim ng MMDA. Meron din daw kasing in-house horticulturist at landscape artist ang ahensya. Maging ang bagong metro base ng MMDA may sariling pocket garden at ito raw ang modelo nila sa pagpapaganda palalo sa EDSA. Parang mga pocket gardens na urban forest, cum urban forest. Maliliit na lugar, siguro mga 300 to 500 square meters. Magkakaroon tayo ng mga vertical gardens sa mga billboards. So, pag in place na to, mas marami tayo makikita ng greeneries along EDSA, lalong-lalo na sa billboards. 30% dapat ng billboard space ay halaman. Naghahanda rin ang ahensya para sa APEC 2015, kaya patuloy raw ang koordinasyon ng MMDA sa DPWH para sa NAIA Elevated Expressway, NLEX-SLEX Connector Road at retrofitting ng Magallanes Interchange, lalo na sa rerouting para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Kung mga mamamayan naman ang tatanungin, paano nga ba mapapaganda ang EDSA? Mga bawasan yung mga bus para dami. Pipinturahan tapos yung parang lagyan ng view na para sa halaman. Paluwagin ang traffic para makita yung view. Kasi kung masikip ang traffic, walang view makikita. Bam Alegre, GMA News.